inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay? Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my podcast. So, we're talking about today, bakit ang hirap magpatawad? Mahirap ba talaga magpatawad, guys? For me kasi, hindi pa kasi ako naka-encounter ng mga ganong, you know, na ganon na mga confrontation, ganon na mga sitwasyon na nagkaroon ng mga ano, ng mga very serious, you know, serious problem na to the point na may mga bagay na nagkaka-physical na ba? Wala kasi akong na-encounter noon. But I can say my mother and my father. First, I will share to you guys about my father. So my father, he's a very, very nice and a very, very kind person. And I really admire him a lot. I really admire him. And then, hindi ko alam na my father had a very difficult, you know, difficult childhood. And then, napalagi na lang siyang nakikitang mali and so on. And then, nung papa ko, I really remember it because I heard it when they had a fight with my grandma. And my grandma said to my father that madali kang makahanap ng panibagong asawa pero yung ina hindi ka makakahanap. But my father said, that is, you are wrong, mother. For me, I can find a very responsible mother, but a very loving and caring and understanding wife, it is not easy. So I was really fascinating with my father because in the time that they had a fight, because my grandma is always like, you know, they're always looking the negative side of my father than the good side of my father. My father is a very nice man. He's a very nice father. I know he's not a perfect father, but for me, I don't want to look at it, you know. I don't want to look the negative thing. I want to look the positive, you know, the good thing that my father had. And yeah. And then the last time that they had a fight with my grandma, and my father said, until you die, I will never look to you. That's my father told to my grandma. And it's because my father has a very, 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 you know, na he was very angry. You know, na ang hirap, sabi niya, ang hirap magpatawad. You know, kasi parang napagod na rin yung papa ko kasi, you know, my father did everything his best na, you know, makita yung kanyang effort as a child, as a siblings, you know. But yung nakikita pa rin is kamalian ng father ko. So parang napagod siya ba? Napagod. Tapos to the point sabi niya, kasi na-involve kasi ako noon eh. Na-involve ako. You can watch that guys, so my other video na isa kong na-upload na na-involve ako kasi binigyan ako ng pera ng lola ko na bumili ng bagong sapatos, and then my uncle they asked me kung binigyan ako ng pera. Tapos sabi ng uncle ko, itago mo yun kasi baka may pangangailangan ka sa school, so mayroon kang madudukot na pera. So don't worry, I will buy a new shoes for you, but
don't tell to your grandma. So ako naman, of course, I didn't tell, but it's because yeah, my grandma, ano, nagsusugal siya. So natalo siya sa sugal. Tapos nalaman niya na binilhan ako ng sapatos. Hindi ko alam kung sino yung nagsumbong. Maybe my auntie or maybe my cousin, na they are very complicated people also. So yeah, na parang lumaki. So sumugod yung lola ko sa bahay namin, and then involved na ako, dami ng mga satsat ng lola ko. And yeah, yung papa ko nakapagbitaw siya ng hindi maganda. Sabi ng papa ko na kahit mawala, mamatay ka, hindi ako titingin sa yung kabaong, sabi noon ng papa ko. Sabi yun ng papa ko, I was still remember that. And then to the point, it's easy to say na magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, kahit, you know, kahit pamilya mo pa yan, kahit parents mo pa yan, kahit ano, kahit asawa mo pa yan, anak mo pa yan. Mahirap yung words na magpatawad ka, but of course, sino naman tayo, 'di ba? Tao lang tayo, ang Panginoon nga na nagpatawad siya kahit siya ay pinagkaluluklong ng mga tao na ipako siya sa cross. Pero ano pa rin, pinatawad pa rin niya tayo. 'Di ba? So yung mama ko, yung mother ko, she's a very very positive woman, you know. But hindi mo makikita sa kanya na may masalimuot din yung kanyang ano, yung kanyang buhay. And then nung nag-ano na yung grandma ko, I think I was already here kasi nung namatay ng yung grandma ko is nandito na ako sa Belgium. But I visit her the last time, I think in 2010, kasi 2011 ako pumunta dito, 2011 in February. So I think mga around somewhere in November, December, I don't know, I didn't remember anymore. So I go her to visit, and of course I see her na hindi na talaga siya ano, kumbaga hindi na talaga siya okay. I think somewhere in April or May, I think na namatay yung lola ko. And then nung nag-ihirap na talaga yung lola ko, kasi wala na siyang nakikilala na kanyang mga anak, except my father. She still remember my father, you know. But lahat ng mga nakakasalamuhan niya, hindi talaga wala na siyang nakikilala. And yung palaging lumalabas sa kanyang bibig is yung my father's name. So of course, yung tita ko pumunta sa bahay namin, nagmakaawa siya. And of course, kasi yung papa ko, mayroon, maano talaga yung kanyang puso, kumbaga na bato ba yung puso niya, kasi syempre yung mga dinanas niya, yung as in lahat ng mga dinanas, I really see it, kasi nung bata pa kami, I really see it to my father kung ano yung sacrifice niya, you know, na maano lang siya, tawag nito, mapansin ba siya, but sa mata nila palaging mali yung papa ko. And then of course to the point, my father, kasi syempre sino ba naman tayo, tao lang tayo, di ba? So yeah, and kinausap ng tita ko yung mama ko, kasi yung mama ko, she's more softer yung mama ko kaysa sa papa ko. And then kinausap ng tita ko yung mama ko, na sabi niya na sabihin mo sa asawa mo na pumunta siya sa ano, sa bahay, parang tingnan niya lang ba yung nanay nila. So yung mama ko, syempre inexplain ng mama ko, kahit anong mangyari, kahit balibalik ta rin natin ang mundo, nanay mo pa rin yan, di ba? Kung ano man yung mga nakaraan ninyo, yung mga puot na nasa puso ninyo ngayon, yung nasa puso mo, tanggalin mo yan. Kasi maybe kung mawala na yung nanay mo, you will regret it, you know. And yeah, and syempre hindi ka na makaka-ask ng forgiveness kung wala na yung ano mo, yung nanay mo. So my mother, you know, the weapon of my mother is very powerful. Pray.
yun talaga yung weapon niya, spray. And since the beginning talaga, pray talaga siya. She was a very positive, very strong woman. I really admire my mother. And then next day, pumunta yung papa ko sa bahay ng lola ko. Tumingin siya doon. And kinausap niya, kamusta ka na, ano yung pakaramdam mo. And my grandma was very, you know, happy. And she was happy and I don't know what they're talking. Even also my mama, they didn't know what they're talking about. So, but, yeah, the most important thing is nagpakita yung papa ko doon. And then, yeah, namatay yung lola ko. And I don't know kung ano yung pinag-usapan nila. So, yes, that's true. Mahirap magpatawad. Mahirap.